Marami sa atin ang mahilig humingi ng discount, lalo na kung sa palengke bumibili o sa mga street vendor. Iniisip natin na mas makakatipid tayo kung sa kanila tayo bibili. Lalo na sa panahon ngayon na talagang napakamahal ng bilihin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Dahil sa dami ng aking trabaho sa opisina ay hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras. Alas 5 na pala ng hapon. Kaagad kong inayos ang aking mesa at naghanda na ako pauwi ng bahay nang matanggap ko ang tawag mula sa aking asawa. Nagbilin siya sa akin na bumili ako ng 1 kilo ng saging. Sakto naman na pagkalabas ko mismo ng opisina ay nakita ko ang isang matandang babae na nagtitinda. Matyaga siyang nakatayo sa kabilang kalsada habang naghihintay ng mga bibili. Nakaugalian ko ng bumili ng mga pagkain o anumang mga gamit sa mall. Pero dahil medyo nagmamadali akong umuwi ay napagpasyahan kong tumawid ng kalsada upang doon na sana bumili ng saging sa matanda. 2 kanto pa ang lalakarin ko kung sa mall pa ako pupunta at sa tingin ko naman ay pareho lamang ang presyo nila. Pagtawid ko ng kalsada ay kaagad kong nilapitan ang matandang babae. Magkano niyo po binibenta ang saging? Mahinahong tanong ko sa matanda. 130 per kilo na lang ibinibenta itong mga saging. 130 ho, parang ang mahal naman. Nung nakaraan po ay bumili ako sa mall, 100 lang per kilo. Baka naman pwedeng 100 pesos niyo na lang din ibenta sa akin. Ngunit tumanggi ang matanda at sinabing, "Pasensya na sir, di ko po kayang tapatan ang presyo sa mall. Pero sige, ibibenta ko na lang sa inyo ng 120 per kilo." "Ganun ba? Sige, wag na lang." Dismayadong sagot ko sa matanda. "Pasensya na sir, sagad na presyo na yun. Wala na nga ako halos tubo dyan." Dahil sa pagkadismaya ay umalis ako sa lugar na iyon. Nagtungo ako sa mall upang doon na lamang bumili ng 1 kilo ng saging. Pagpasok ko sa mall ay kaagad akong kumuha ng 1 kilong saging nang hindi man lang tinitingnan ng presyo. Pagkarating ko sa cashier ay nagulat ako nang sabihin niya sa akin na 180 na per kilo ng saging. "Ay, ang mahal naman. Nung nakaraang araw ay 100 piso lang. Regular na customer naman ako dito. Baka naman pwedeng makahingi ako ng kaunting discount. Pakiusap ko sa cashier." Ngunit sarkastiko siyang sumagot at sinabing, "Naka-fix na po ang presyo dito sa mall." Medyo nainis ako sa ugali ng cashier. Isa pa ay napakamahal naman ang presyo niya kaya umalis na lang ako nang hindi binibili ang saging. Binalikan ko ang matanda sa tabing kalsada. Namukhaan niya naman ako at sinabing, "Sir, pasensya na pero di ko talaga pwedeng ibenta yan ng 100." Nakangiti naman akong sumagot. "Okay lang po, naiintindihan ko naman. Sa katunayan ay bibili po ako ng 2 kilo sa halagang 180 kada kilo." Napangiti ang matanda sa aking sinabi. Kaagad niyang kinuha ang mga saging at isa-isang nilagay sa plastic. Habang ginagawa niya iyon ay naisipan ko siyang tanungin, "Kailan pa po kayo nagtitinda dito sa tabing kalsada? Ngayon ko lang po kayo nakita dito eh. Taga rito po ba kayo?" Noong mga sandaling iyon ay nagsimula nang magkwento sa akin ang matandang babae. Ang kanyang asawa pala ay nagtitinda ng mga prutas, subalit pumanaw na siya 1 linggo pa lamang ang nakakaraan. Mayroon silang anak na lalaki at sa kasalukuyan ay mayroon din itong karamdaman. Kaunting pera lamang ang kanyang naitabi at bago pa ito maubos ay napagpasyahan niyang magbenta ng saging sa pagbabaka sakaling maiitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Naawa ako sa matanda. Naramdaman ko ang hirap na kanyang pinagdadaanan. Hindi ko rin namalayan na namumuo na ang luha sa aking mga mata. Inabutan ko ang matanda ng 2,000 piso. "Kunin niyo na po ang perang ito. Bukas po, magbenta kayo ng iba't ibang klase ng prutas. Isipin niyo na lamang po na ito ang aking advance payment. Huwag po kayong mag-alala.
Sasabihin ko rin sa aking mga kaopisina ang tungkol sa inyong mga paninda para sa inyo na rin sila bumili. Mas mabilis po kayong makakabenta kung iba't ibang klase ng prutas ang inyong ititinda. Napaiyak ang matanda dahil sa tuwa. Nagpasalamat siya sa akin at naririnig ko pa rin ang kanyang pasasalamat habang naglalakad ako papalayo. Tulad ng aking pangako, sinabi ko sa aking mga katrabaho ang tungkol sa matanda. At mula nga noon ay sa kanya na lamang kami bumibili bilang tulong na rin. Marami sa atin ang pumupunta sa mall upang doon bumili ng ating mga pangangailangan, pati na rin ang ating mga luho. Alam rin naman natin na fix na ang kanilang presyo pero bibili pa rin tayo dahil gusto o kailangan natin ang isang item. Okay lamang naman iyon dahil malaya naman tayong pumili o gawin ang ating gusto. Pero minsan, isipin din natin na marami ang nagtitinda sa tabing kalsada o palengke, lalo na ng mga prutas at gulay. Ibinebenta nila ito sa murang halaga, mas mura pa sa mall price. Pero mas marami sa atin ang pilit na humihingi ng discount o tawad. Minsan ay sobra-sobra na. Yung iba, pumapayag na lamang sa presyo para makabawi ng puhunan. Yung ibang tao, napakasosyal at puro branded pa ang binibili sa mall. Pero pag pumupunta ng palengke ay grabe kung makahingi ng discount. Okay lamang naman yon dahil nakaugalian na. Ang mahalaga, kung hihingi tayo ng discount ay yung tama lamang at wala ring samaan ng loob kung tumanggi ang nagtitinda. Lagi nating tandaan na mayroon din silang pamilya na kailangang tustusan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.